Magandang araw ng linggo po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at informasyon para sa araw na to, September 15, 2024. Tara! So mga bayang karerista, payday Sunday po ngayon. Medyo no bearing po ang lahat ng karerang magsisitakbo. Pakita ko lang po ang ating kopya. Kung mapapansin nyo po, no bearing. Kaya po nagkaroon ng no bearing dahil po nung nakaraang deklarahan, hindi po umabot yung mga sasali. Ibig sabihin, konti lang po yung mga nagsisali. Karamihan po naghahanda para sa darating na Sabado at Linggo next week. So ito po, simulan po ang no bearing. Ang start time po ng karera ngayong araw ng Linggo, ganap na alas 2 ng hapon. So dito po sa race number 1, rating 5 placer, lahat ng distansya po ngayon is 1,400 meters. 8 runners po magsisitakbo. First choice po, entry number 8, I Love Mati. So mga bayang karerista, I Love Mati po ang nakukurso na dahan natin. Always second, third yun po ang datingan niya. Lalo na po ngayon, gaya po ng sinabi ko kanina, no bearing, pwede po magpanalo. Kung makakapanalo ka ngayon, tapos tatakbo ka pa next week, nakadalawa ka. So no bearing po ha. First choice po, entry number 8, I Love Mati. Second choice po, entry number 2, Start. Mark Alvarez po ang papatong. So sa tingin ko po, malaki po ang panalo ni Start. Nung uling takbo po nito, segundo o tercero po ang tinapos nito. Para sa akin po ngayon, tingin ko malaki po ang panalo ni Start. Siya po ang aking second choice. So ulitin ko lang po, dito po sa race number 1, first choice po, entry number 8, I Love Mati. Second choice, entry number 2, Start. So ulitin ko po, no bearing, dagdag po kayo kung may kursyonada po kayo dyan. Dito no tayo sa race number 2, rating 22 to 27. Ang ratings po nito, 7 runners po. First choice po, couple entering 1 and 1A. Chocolate Thunder and Jubilum. Jubilum po, tumapos ng segundo nung nakaraan takbo. So, nandoon na po nun si Light Bearer. So, si Light Bearer po yung matuling kabahe ron. So, siya po yung nag-falter, matras. Medyo hindi po maganda ang pinaform ni Light Bearer. Segundo po si Jubilum, mga tatlong katawan. Magaling po yung nanalo ng mga bayang karerista. So, tingin ko may panalo po ito si Jubilum. And then, meron pa usang Chocolate Thunder na isa rin pong matulid. Sila pong dalawa ang aking first choice. 1 and 1A. Second choice ko po dito, itong entry number 3 na si Authentication. Authentication po mga bayang karerista, na-review ko po. Tumatakbo po ito ng Stakes Campaigner. Maiden Stakes po. So, na-tercero po ata dito noon. Tapos nag-barrier, nagtumakbo po ito ng maiden, nanalo Hugando. Yun nga po, second choice ko po siya. Third choice ko po dito, yung natalo po nung nakaraan. Entry number 7, Yamado po ito. Light Bearer, nung huling takbo niya. Tapos po, medyo wala pong magandang pinakita. Bandera. Talagang ang ganda na din po ng tinakbo ng mga kalaban ni Light Bearer. Pero nilagay ko po siyang third choice mga bayang karerista kasi wala pa rin yung ganong katulin kagaya nung inang sa unahan ni Light Bearer. So dito po sa race number 2, first choice po 1 and 1A, Chocolate Thunder 1A Jubilum. Second choice, entry number 3, Authentication. Third choice, entry number 7, Light Bearer. Dito no tayo sa race number 3, 1,400 meter race. Merge po ito ng 34 to 39, 40 to 46 ratings po. 6 runners. First choice po, entry number 6, Batang Cabrera. Napakaswerte po ng kwadra ni Boss Caloy Datu. Neto pong nagdaang Sabado, kahapon, Biyernes. Dalawa po ang panalo niya at isang segundo. Si Asyong and Munich nanalo. Segundo po si Heirloom. So sa tingin ko po, malaki naman po ang panalo ni Batang Cabrera. Lalo na 50.5 kilograms minus 3.
kilos po yung kanyang jockey. So si Batang Cabrera po, para sa akin, oh, malaki po ang panalo. Kasi parang ano po eh, mamaya explain ko kasi yung ratings nga, no betting, parang libre. So yun po. Second choice ko po dito, entry number 3, Fortissimo. Si Fortissimo po, mga bayang karerista, bumaba po ang kanyang laban. Kung titignan po natin sa history, tinalo na ni Fortissimo si Batang Cabrera. Kaya lang po si Batang Cabrera, tingin ko na pupunto po ito ngayon. Malaki po ang panalo ni Fortissimo. Oo, tingnan natin, hindi naman siguro itatakbo ito ng kulang. Pero tingin ko po malaki po ang panalo ni Fortissimo. Third choice ko po dito, yung matuling kabayo na magdadala ng marcha. Entry number 5, Sky Story. Jeffrey Tagulaw Sarate ang kanyang rider. Tingin ko po pag ito po nagdalang marcha, napa-ektad po nila to. Ibig sabihin, napalayo po nila to ng mga apat na katawan, tatlong katawan. Isang finish line na po sila mag-aabot dito. So dito po sa race number 3, first choice po entry number 6, Batang Cabrera. Second choice entry number 3, Fortissimo. Third choice entry number 5, Sky Story. Dagdag po tayo mga bayang karerista, medyo may pagka mahirap po itong karera na race number 3 din. Dito na po tayo sa race number 4. Rating 6 to 10 po ito. First choice po entry number 4, Juice Ex Machina. Ito pong si Juice Ex Machina, mga bayang karerista, mainam na kabayo po ito. Yung comebacking rider, RM Onyok Garcia. Tama po ba? Si RM Garcia, ngayon ko lang din napansin, siya po ang sasakay. Tingin ko po, malaki po ang panalo. Lalo na yung bumabalik rider natin. Mainam po yan, class A rider po yan. Second choice ko po dito, entry number 6, Go G Go. So, yun nga. Gojigo po, mga bayang karerista. JB Guerra po ang papatong. Tingin ko po, malaki rin po ang panalo. Naglagay po ako ng long shot. Entry number 2, Tulak ng Bibig. May napanood po kasi ako yung Tulak ng Bibig. 1,214, barrier. Matagal-tagal na rin. Tingin ko po, kung sakaling lulundag po ito, wag lang po magpapaiwan din. Tingin ko, may panalo naman po ito. Pero dito sa karera na ito, mga bayang karelista, kung may pandagdag po tayo, gaya ng sinasabi ko, dagdag po tayo dito. No bearing. So dito po sa race number 4, first choice po, entry number 4, Juice Ex Machina. Second choice, entry number 6, Gojigo. Third choice, entry number 2, Tulak ng Bibig. Dito na tayo sa race number 5, mga bayang karelista. 6 runners po. Sosolohin ko po ito. Entry number 1, Uncle Bynes. Baba ho kasi sa laban. Nakita ko rin po kasi takbo ni Missy Vicky, Main Event, Big Battle, Galactus. Kung may makakalaban po siguro siya, one-on-one sila si Black Star. And ano pala, saka si Spolarium. Pero para sa akin po, Uncle Bynes is Uncle Bynes. Dati yung tumatakbo to, nag-uuno 25. May nabakasyon lang po itong kabayan na to. Bumaba ng ratings, naging rating 30 po ito, parang, o nga, bumaba po. Kung ilang buwan po ito na bakasyon, 3 months po siguro, or 5 months, nakababa po ng ratings yan. So, para sa akin po, Uncle Bynes po, dagdag po tayo kung may kursanada po kayo. Sige, ako na nga po magdadagdag. Lalagay ko nilang pong second choice dito, entry number 4, Black Star, mga bayang karinista, JM Estorque. Mainam po yan ha, medyo maganda pong karera na to, race number 5. Dito po sa race number 5, first choice po, entry number 1. Sa mga nagtitipid, pwede pong suluhin Uncle Bynes. Second choice po, entry number 4, Black Star. Dito na tayo sa race number 6, 8 runners po, 16 to 21 ang ratings niya. First choice po, entry number 3, Victorious Angel. Oho, ito nga palang si Victorious Angel ang umabol po noon kay Light Bearer. Oho, siya pala. Nakababa na rin po ng ratings, rating 21. So tingin ko po, malaki po ang panalo. Baka ito pa po ang malyamado rito, mga bayang karerista. Si Victorious Angel, mainam na kabayo, matulin. Wala po akong nakitang makakasunod sa tulin niya, agad. Second choice ko po dito, entry number 6, Family Affair. Mga bayang karerista, si Family Affair po, kung matatandaan nyo,
May tiyempo po ito na 1.27 or 1.26 medya. Mainam na kabayo po. Tingin ko ho, malaki po ang panalo. Third choice ko po dito, entry number 8, Static. Napaka-convincing po sa akin ng dalawang panalo po ni Static. Napaka-inam po ng tinatakbo or condition-condition po ngayon si Static, mga bayang karalista. Tingin ko po, isa po ito sa makakalaban dito. So dito po sa race number 6, first choice po, entry number 3, Victorious Angel. Second choice, entry number 6, Family Affair. Third choice, entry number 8, Static. So dito na tayo sa race number 7. 9 runners po, 1,400 meter race. First choice po, rating 11 to 15 pala to. First choice po, entry number 3, Hombre. Rating 14. Tingin ko, malaking malaki po ang panalo. Wala po akong nakikitang makakasunod sa pacing ni Hombre, mga bayang karalista. Kung titignan po natin rating 14, pagdating po kasi ng 6 hanggang 15 ng ratings, ang bawas po ng panalo niyan, ng talo is 1 point na lang. Lalo na 11 to 15, 1 point na lang po yan. Isa. So sa tingin ko, malaki na po ang panalo ni Hombre dito. Tingin ko, lamang na lamang. Kaya lang, kayo pa rin naman susunod. Naglagay po ako ng second choice, Lemon Bell. Ang ganda po ng tinakbo nung nakaraan ni Lemon Bell. Akala ko po, mananalo pa siya. Oho, siya na rin po yung umabol sa kalaban. Biglang dikit po, isang katawan lang po sila nagkatalo nung magaling na nanalo. Eh, talagang magaling naman din po ito si Lemon Bell. Para sa akin po, malaki po ang panalo niya. Third choice ko po dito, isang daremating kabayo. Entry number 8, Mythic Layla. Etong si Mythic Layla, mga bayang karalista, tingin ko ho, isang tusok nito dire-diretso. Malaki po ang panalo. Yung remate, yung tusok ang inaabangan ko eh. Kasi pag nagkaroon nga po ng killer pace sa una, between Hombre, Lemon Bell, Flywheel, tingin ko po, Mythic Layla, malaki po ang panalo, diremate. So dito po sa last race po, race number 7, first choice, entry number 3, Hombre. Second choice, entry number 6, Lemon Bell. Third choice, entry number 8, Mythic Layla. So mga bayang karerista, shoutout lang po natin to mga kaibigan natin. Si Mr. Mel Grace Ann Llanura, Kiko Gersaba, Crispin Thompson, Michael Gabugay, Ireneo Lumabi, Francis Season II, at kay Mr. Roland Torres. So shoutout po sa inyo, mga classmate at KBK. So, ito pong araw ng ngayon po, araw ng Sabado. Sayang, hindi po ako nangarera. Ganda pa ng winner, take all. O, sana o, nagsitama po kayo. Alam nyo, mga bayang karerista, naglaban po ako. Isang panalo pa champion sila. So, ganda naman ng performance ng manok. Bawal lang po kasi mag-post ng video. Pero, mainam naman. So, mga bayang karerista, ha? Yung pagkakatalo po ng kabayo ko, po kayo maniniwala sa sabi-sabi biyahe. Kasi labas na labas po yun. Talaga kong nadiskartehan na nila. Alam na nila kung paano nila tatalunin yung kabayo. Binax na po nila yung kabayo. Which is kung nakakuha po ng isang kwartos yun, di ho nakapagano. Sipin nyo, lundag 24-22, matulin po yun. Tapos yung nanalo is 26 po ang naging datingan. So talagang mainam din po yung nanalo. Magaling. Ako na po magsasabi, magaling yung nanalo. Pero yung 24-22 pacing, medyo pwersado po talaga. Talagang magaling po yung gaya yung sinasabi ko, noble touch. And then si yung uno, si Oktubre 14. Mainam na kabayo po yung mga yan. So tanggap po natin pag natatalo. And then si Bonnie Avenue naman, talagang problema ko talaga doon, mga bayang karista, yung lundag sa starting game. Actually, yung lundag nandun, yung pagpag ng ulo. So, tinanong ko naman sa trainer ko kung nakaabala. Mga kulang medya segundo kasi kung lundag diretso, kasama siya mga pang-apat, pang-atlo sa alisan. Eh kaya lang, ganun po talaga ang karera. Breaks of the game, ang tawag nga po dyan. So, huwag po tayo mag-alala. Pagdating po ng Miyerkules-Biyernes,
may mga may sasali po tayong kabayo. 6 or 7 or 7 kabayo. Hindi na po tayo naghahangad na magtakbo po ng Sabado Linggo. Lahat po sila doon po nakahanda. Alam niyo naman, kagaya po na sinasabi ko sa inyo, magmasid po tayo sa karera ngayon. No bearing po yan, mga bayang karelista. Pinakita ko po ulit yung kopya. Kaya ako sinasabing no bearing yan. Tignan natin yung mga going down. Either naobliga sila ilaban or naumaobliga na sila ilabas. Kasi po, no bearing. Pwede kang magbaon ng panalo ngayon. Pagdating ng araw ng Philippine Racehorse Trainers Association, pwede ka maglabas, nakadalawa ka, papanik ka na isang rate, ng isang grouping. So, tinuturuan ko lang po kayo, pakiramdam po tayo. Ako, sa totoo lang, yung mga nakuha kong informasyon, sinishare ko lang ko sa inyo. Sana o, nagsitama ho kayo ngayong araw ng Sabado, maganda po yung naging tip natin. Yun nga lang, talagang minsan nasisilat ng isa, dalawa, alam niyo naman, ganun po talaga ang karera. Yung mga nagulat nga yung bayo ko, bakit wala akong ganito, ganun, ganun. Labas naman. Kaya lang, medyo dito maganda yung kinilos ng mga huli. Ensayo, ganun. Saka, saludo po ako kay Mr. Narciso Morales kasi yung track maintenance tuwing alas 7 hanggang alas 8, hindi po nami-miss yun sa umaga. At least, kahit pa paano, sa dami na ng kabayo nag-ensayo doon. So, medyo, isa na rin po ako sa nakinabang. Kaya ako medyo, isa po ako sa nakinabang dahil napapatag na po, bihira na pong manila yung mga kabayo ko. Sa actual race na lang, talagang ganun po talaga ang karera. So si Doña Chichay, maayos naman, talaga talo. Na-box nila eh, talo po talaga. Ang kabayo ko po na yun, matagal ko na sinasabi sa inyo, pag natatapalan yun, umaayaw. So talagang ganun, talo po talaga. And then si Bonnie Avenue, hindi po maganda yung sa starting gate. Pag talagang inaasahan, ganun eh. Pagka hindi mo inaasahan, maganda tinatakbo. Labas naman, talo. No explanations will be added po. Kahit talo is talo. Huwag po kayo maniniwala sa nagsasabing biyahe. Marami po tayong nanalong kaibigan, lalo na po si Moscaloy. Ang puro ko po sa extra double, 8,000. Ang puro ko po sa double, 5,000. Puro ko po sa DD1 times 200. So yun na po ang masasabi ko. Kung pag yun pong kabayo ko na yun ang nanalo, kung magkano po ang tatamaan ko, your guess is good as mine. So mga bayang karerista, tuwing gabi po, saktong lahat tapos ng karera, nag-uulan po. Dala po tayo ng payong at tubig na maiinom. Medyo mainit po sa bandang hapon. Ingat po tayo, baka madisgrasya po tayo habang naglalakad. So, happy racing po and stay safe po sa inyo lahat.